So magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay si Monsignor Angel Santiago ng Diocese of Malolos dito po sa Bulacan. At ang parokya po na ito ay Nuestra Señora del Carmen at ito po ay nasa Barasuain sa City of Malolos. Ang ating pong patron ay nakita po natin sa gitna ang Nuestra Señora del Carmen, ang Birhen ng Bundok ng Carmelo. Natin ang kasaysayan ng simbahan na ito, ito po ay sinimulan ng mga paring Agustino noong August 31, 1859. At ito po ay nagsimula sa isang nipa lamang doon sa tabi ng munisipyo, sa tabi ng Casarial. At mga 1860 po ay medyo inilagay dito sa Gabiri ito ang simbahan, subalit di pa at kawayang pa rin. At ito po ay talagang tinayo ni Father Hiron mga 1865. At ito po ang tinatawag nating simbahan ng Barasuain. At ito po ay naging makasaysayan ang simbahan lamang noong ginawa dito yung Malolos Constitution. At iyon po ay 15 ng Setyembre 1898, na kung saan 193 delegates from different parts of the Philippines ang nagkatipon-tipon dito, kasama sina Emilio Aguinaldo, si Pedro Paterno, Antonio Luna, at sila po ay pinag-usapan nila at ginawa yung unang saligang batas ng ating bansa. At in fact, yun po ay unang saligang batas ng Asia. At ito pinagtibay po noong 23 ng Enero. At nang araw din na yon, sumumpa dito si Emilio Aguinaldo bilang unang presidente ng Republika ng Pilipinas. At iyon ay the Revolutionary Republic of the Philippines. Napakarami po nagpupunta rito sa Barasuain. Kaya po sana ay maging shrine ito ng Our Lady of Mount Carmel. Una po, nagpupunta sila dito para tingnan ang simbahan na kung saan ay ginawa yung Malolos Constitution. At ito po ay makasaysayan. At kung titingnan po natin ang ating bagong 200 piso, naroon po yung ating larawan ng ating simbahan. At nung araw po sa 10 piso, mga 1968 at 69, nilagay po sa 10 piso ang larawan ng ating simbahan. Kaya tayo nagagalak, sapagkat sa mga perang papel, yung ating simbahan lamang ang nakalarawan upang ipaalala sa atin na sa ating sigurong bansa, sa ating mga political life, dapat merong Diyos. Kaya sa ating moralidad ay dapat
nakaupong yung ating Panginoon Diyos. Kaya po, isang malaking karangalan na yung mga tao ay nagpupunta rito, hindi lamang para tingnan yung simbahan, hindi lamang para tingnan yung kumbentong luma, hindi lamang para tingnan yung braswain, kundi para manalangin po sa ating mahal na Birhen. Ang mga Espanyol po ang nagdala dito sa mahal na Birhen, ang mga paring Agustino. In 16th century po, yung mga paring Agustino nagpunta rito, ang isa sa dinala nila, kahit sila ay Agustino at hindi Carmelites, ang isa po sa mga debosyon na kanilang pinalaganap ay yung debosyon ng mahal na Birhen, yung Nuestra Señora del Carmen. At dinala po ng mga paring Agustino dito yung debosyon na yan ng mahal na Birhen, sapagkat ang isa sa pangako ng mahal na Birhen sa pamamagitan ng kanyang eskapularyo ay yung sila'y tutulungan ng mahal na Birhen sa lalo na sa oras ng kanilang kamatayan, na upang sila hindi mapunta at mabulid sa impyerno at sila balang araw ay mapunta sa langit. Yan po yung isang magandang pangako, kaya po hanggang ngayon pinapalaganap namin yung debosyon sa ating mahal na ina, ang Nuestra Señora del Carmen, at ang pagsusuot ng eskapularyo. Kaya po tuwing fiesta, tuwing nobinaryo sa fiesta, tayo po ay nagbibigay ng mga eskapularyo sa mga tao upang ipaalala sa kanila yung pangako ng mahal na ina. Pero yung eskapularyo po ay dapat magkaroon ng pananaw sa atin na kahit na tayo may eskapularyo, kinakailangan pa rin natin isabuhay ang ating pananampalataya, kinakailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos, kinakailangan nating sumunod sa batas ng Diyos, nang sa gayon po ay talagang makamit natin ang buhay na walang hanggan, ang langit. Marami na pong nagpupunta rito ang mga tao, at kung sakali po na hindi pa kayo nakakarating sa Braswain, kayo po ay aming inanyayahan para po hindi lamang tingnan yung makasaysayan na lugar na ito na diniklara ng dating presidente na si Ferdinand Marcos na isang dambana ng kasaysayan sa Pilipinas, kundi para po tayo manalangin sa mahal na ina, lalo na sa taguring mga ala Birhen ng bundok ng Carmelo. Marami pong mga milagro at himala ang ginagawa ng mahal na Birhen. Maraming pamamagitan ang binibigay sa atin ng mahal na Birhen. Maraming manghiningi natin ang binibigay sa atin. At siya po'y narito bilang ating patron ng Braswain Church. At sana po sa kaniyang pamamagitan ay makamit natin ang ating hinihiling sa ating Panginoon, at makita po natin yung makasaysayang simbahan ng Braswain. Salamat po!